mga ka-BFF, welcome back to my channel. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like, at i-share ang video nito. And huwag nyo rin pong kalimutang pindutin notification bell para lagi kayong updated. Kayo ba'y hirap na hirap na sa buhay nyo? Ang dami nyong nararanasan na hirap, as in, puro problema, puro pasakit, puro pahirap. Lahat na lang ng problema ay naranasan nyo na. Ang dami naman pangontra dyan eh. At alam naman natin yung bisa ng asin. Alam nyo pa, ang asin na to ay parang sagrado talaga siya. At kahit ang mga pungsoy expert, sinasama nila to sa kanilang mga kinagawang mga ritual. Okay? Para pang paswerte. Ang ritual na to, kasi pag sinabi natin bigas, hindi naman talaga dapat nawawala ang bigas. Kasi ang bigas ay sumisimbolo ng kasaganahan. Kung gusto niyo sumagana ang buhay niyo, huwag kayong magpawala ng bigas, lalo ngayong 2021. Kung gusto niyo naman lahat ng mga kamalasan sa buhay niyo ay matanggal, yung pag-aaway niyong mag-asawa, yung sunod-sunod na problema, yung pitaka mo na laging walang laman, at higit sa lahat, kapag may nagkasakit, may gagaling, magkakasakit ulit. Alam nyo ba ang sanhingan? Dahil yung bahay nyo, yung tahanan nyo, ay punong-puno na ng negatibong enerhiya, alisin natin yan. At makakatulong ang asin sa pag-alis ng mga negatibong enerhiya. Siyempre, kung gusto naman natin magkaroon ng maraming pera, eh, kailangan din natin ng 8 piraso ng bariya. Pero, bago nyo gamitin yung bariya na to, ang gagawin nyo po muna, mga ka-BFF, okay? Bago nyo gamitin yung bariya, ang gagawin nyo dito ay ibababad nyo muna yan sa tubig na may asin. 24 oras. Kasi ayaw natin ng mga negatibong enerhiya. Gusto nating alisin yung mga negatibong enerhiyang meron sa tahanan natin. Kung meron negatibong enerhiyang nasama sa bariya, maaaring mag-cause yan ng kamalasan. Kaya't alisin din natin yung mga negatibong enerhiya na nakadikit dito sa bariya na to. Sa pamamagitan ng pagbababad muna nito, bago natin gamitin, ibabad muna natin to sa tubig na may asin 24 oras. At pwede na natin gamitin. Okay? So, paano ba yung procedure sa paggawa natin ng ating ritual? Okay, kalahati muna. Kalahating asin, ganyan. Ito na po. Tapos, kalahating baso rin ng bigas. Okay? So, kung meron ka ng kalahating asin at kalahating basong bigas, pagsasamahin lang natin itong dalawa. Yan. Yun. Punoy natin. At pag pinagsama natin yan, natural, mapupuno na yung baso. Ganyan na magiging itsura niyan. Kasi ang bakit natin ginagawa to? Kasi gusto nga natin mawala yung kamalasan sa buhay natin. So which is nakakatulong yung asin para tanggalin yung mga kamalasan. At gusto naman natin ang kayamanan at kasaganahan, which is yung bigas ay sumisimbolo kasaganahan. So ibig sabihin, pag dalawa na yan, pinagsama mo, matatanggal yung negative mong enerhiya, sasagana ka pa. At kung gusto mo naman magkaroon ng maraming pera, andito naman yung bariya. All in one na ang ginawa nating pagpaswerte. Para sa taong 2021, makapasok naman yung masaganang buhay sa atin. Paano naman yung gagawin natin sa bariya? Ilalagay mo lang yan paikot. 8 piraso po. Bakit 8 piraso? Kasi ibig sabihin ng 8 is infinity. Walang katapusan. Kung kaya't walang katapusan ang swerte, ang masasa inyo or mapapa sa inyo kapag nilagay natin ay 8 piraso. Nalaglag yung isa eh, pero basta 8 to. 2. Yan. Iikot nyo lang yung bariya pag ganyan. Okay? Yan. 8 pirasong bariya sa ibabaw na magbibigay sa atin ng blessing. At syempre, pag nagawa mo na to, huwag na huwag mong kalimutang magdasal ng isang ama namin at isang sumasampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng pagdadasal, parang lagi natin ina-attract yung blessing na magtungo sa atin. Kaya't kinakailangan tayong palaging positibo. Huwag kayong mag-isip ng mga bagay na negatibo kasi ang mga bagay na negatibo ay magpapahamak lamang sa inyo. Kung gusto nyong maging successful sa buhay nyo, mag-isip kayo ng mga bagay na magaganda. Huwag yung mga pangit, kasi hindi makakatulong yan. So, meron na tayong ginawang ritual. Etong ritual na ginawa natin ay makakatulong sa atin para itong 2021 ay magkaroon tayo ng isang masaganang buhay. Tapusin na natin yung kahirapan.
Tapusin na natin yung mga dinanas natin ng hirap nitong 2020. At ngayong 2021, masagalang buhay ang naghihintay sa atin. Basta't huwag kang magpapawala nito. Simple lang at mura lang. Pero kailangan gagawin natin to bago mag-alas 12 may gawa na tayo. At saan naman natin to ilalagay? Siyempre, kung meron kang maswerteng ritual, dapat na ilalagay mo rin to sa isang maswerteng lugar. Kaya, ilalagay natin to sa lucky area sa lugar natin o sa loob ng tahanan. Saan ba yung lucky place sa loob ng tahanan natin? Matatagpuan yan sa wealth area. Okay? Kapag hinanap natin yung wealth area, lagi mong gagamit ng compass. Kasi para maging madali sa iyo na ma-locate yung wealth area. Ang wealth area naman ay matatagpuan lang yan sa southeast sector ng ating tahanan. Tandaan po, sa southeast sector ng ating tahanan, malulocate natin ang wealth area. Pag sinabi kasing wealth area, ito yung nagbibigay sa atin ng success, abundance, and prosperity. Okay? So, yung success, abundance, and prosperity na yan na naibibigay sa atin, magiging doble kasi nalalagyan pa natin ng isang pampaswerteng ritual.